Welcome back mga kaibigan at ang pag-uusapan natin sa videong ito ay ang misteryosong Romblon Triangle o ang sariling version natin ng Bermuda Triangle na kumitil na ng napakaraming buhay dahil sa hindi mabilang na mga aksidenteng nangyari sa lugar na to. Pero bagong lahat, kung gusto nyo ng ganitong klaseng mga video ay siguraduhing mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-ring mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga uploads. Simulan na natin ang ating kwento. Sentro ng misteryo, kapahamakan, kababalaghan, hiwaga at kamatayan. Ganito ilarawan ng marami ang isang bahagi ng karagatan sa palibot ng probinsya ng Romblon kung saan naganap ang napakaraming trahedya na siyang kumitil sa buhay ng libo-libong tao. Binansagan itong Romblon Triangle dahil may pagkakatulad daw ito sa misteryosong Bermuda Triangle ng North Atlantic Ocean. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Bermuda Triangle ay kilala dahil sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari at aksidente o biglaang pagkalaho ng mga barko at eroplano na napapadaan sa nasabing lugar. Kaya rin ito binansagan na The Devil's Triangle. At syempre, alam naman nating lahat na ang mga Pilipino ay hindi nagpapahuli sa mga ganitong bagay, kaya lagi tayong merong local version sa mga sikat na lugar at karakter saan mang sulok ng mundo. Katulad halimbawa na lang ng Spider-Man, meron tayong sariling version na Gagamboy, Wonder Woman sa Amerika at dito naman sa Pilipinas ay Darna, at pati na rin ang misteryosong Bermuda Triangle ay meron din tayong version na Romblon Triangle. Ang tanong mga kaibigan, ay saan ito matatagpuan? Kung makikita nyo, ang Romblon Triangle ay sumasaklaw sa Tablas Strait at Sibuyan Sea. Sa hugis nitong triangulo, tumatayong base nito ang pagitan ng mga isla ng Dos Hermanos at Sibuyan sa Katimugan, habang ang tip o dulo ay tumutumbok naman sa munisipalidad ng Concepcion sa Hilaga. So many ships have made the Romblon Triangle their final resting place. Sa Tagalog, ay napakaraming barko na ang nasabi na kanilang naging huling hantungan o huling destinasyon ay ang Romblon Triangle. Ito ay sinabi ni Limuel Cipriano, mayor ng Sibali Island sa Romblon, sa panayam sa kanya ng Manila Standard noong February 3, 2014. Tinutukoy ng alkalde ang mga pinakanakapanghihilakbot na maritime disasters sa kasaysayan ng Pilipinas na nagkataong naganap lahat sa Romblon Triangle. Ayon sa mga kwento, ay kaya raw maraming naaaksidente sa lugar na to. Yun ay dahil may espiritong nakatira at nagbabantay dito na tinatawag nilang Lolo Amang. Ayon sa mga natives ng Romblon, pinaniniwalaang naglilibot-libot ito sa Romblon Triangle tuwing gabi, sakay ng kanyang barkong gawa sa purong ginto at nagpapakita sa mga mangingisda bago magkaroon ng trahedya sa nasabing lugar. Isa sa mga aksidenteng naganap dito ay ang MV Don Juan noong 1980. Ayon sa kapitan ng barko, ay nakita niya raw ang nasabing ghost ship ni Lolo Amang na pasalubong sa kanila. Kaya niya ito iniwasan na dahilan naman upang bumangga siya sa dumadaang oil tanker na sanhi upang lumiyab yung dalawang barko at kumitil ng 176 na katao. Ayon pa sa ilang survivors, ay nakita rin daw nila ang misteryosong gininto ang barko ni Lolo Amang bago nangyari ang insidente. Kung hindi ka naniniwala, ay narito pa ang ilang aksidenteng nangyari sa lugar na to. Una ay ang MV
Princess of the Stars. Tanghali ng June 21, 2008, nang lumubog ang Suplicio Lines passenger ship na ito habang naglalayag mula Manila patungong Cebu. Hindi umubra ang dambuwalang barko sa naglalakihang mga alon na dulot rin ng Bagyong Frank. Tuluyang lumubog ang barko sa bahay ng San Fernando sa Romblon, nalulan ng mahigit 800 katao kung saan 50 lang sa kanila ang nakaligtas. Sunod ay ang MBJEM o MBJEM. January 3, 1989, nang pumalaot ang motorboat na MBJEM sa Look Romblon patungong Malay, Aklan. Para lamang sa 31 pasahero ang nasabing motorboat, pero umabot sa 174 ang naging sakay nito na karamihan ay estudyante. Dahil sa naglalakihang alon sa Tablas Strait sa Romblon, lumubog ang motorboat sa Aguho Point malapit sa isla ng Tablas. 16 na katao ang nasawi sa insidente, 45 ang naiulat na nawawala at ang iba naman ay nakaligtas. Sunod mga kaibigan ay ang MV Doña Paz na kinikilala bilang pinakamalalang maritime disaster sa Asia noong 20th century. Pag-aari rin ng Suplicio Lines ang passenger ship na ito na nakasalpukan ng oil tanker na MV Vector noong December 20, 1987 sa Romblon Triangle. Dahil sa malakas na banggaan, nagliyab at nasunog ang dalawang barko, maging ang mga sakay nito na hindi na nagawang makatalon sa dagat. Nasa mahigit 4,300 ang nasawi at napaulat na nawawala pagkatapos ng trahedya. At para sa mga hindi nakakaalam, triple ito ng bilang ng nasawi sa sikat na Titanic tragedy noong 1912. Kung gusto niyo pang pag-usapan natin sa susunod na video, ang kwento sa likod ng trahedya na sinapit ng MV Doña Paz o ang local version natin ng Titanic, ay pindutin yung like para alam kung oo ang sagot ninyo. Mga kaibigan, sa kabila ng sari-saring haka-haka at nagpasalin-saling kwentong bayan, may simpleng paliwanag ang Philippine Coast Guard o PCG kung bakit maraming barko ang naaaksidente sa tinaguriang Romblon Triangle. Sa interview ng Manila Standard noong 2014, ipinaliwanag ng isang PCG official na ang tubig daw mula Pacific Ocean at West Philippine Sea ay nagtatagpo sa Romblon Triangle na siyang gumagawa ng malalaking alon, kaya nahihirapan ang mga barko lalo na pag masama ang panahon na dumaan dito. Kaya lang, ang paliwanag na to ay hindi pinaniwalaan ng karamihan dahil mas naniniwala sila na totoo ang kwento kay Lolo Amang at ang ginintuan nitong barko sapagkat sila na mismo ang nakakita at nakasaksi rito. Ikaw kaibigan, naniniwala ka bang may espiritong pag-alagala sa Romblon Triangle na dahilan ng maraming aksidente o lahat ng yon ay nagkataon lang? I-comment mo sa baba ang iyong opinion at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano't ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakaalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.